Hello everyone. Yan, magandang araw sa inyong lahat. So may ginagawa ako rito. Trouble niya eh, hindi siya mag-on o matagal mag-on. Nainip na ako kaya binuksan ko na. Ayan, sobrang dumi. Parang pwede nang bahaya ng kung ano. So linisin ko muna. Sobrang kapal ng dumi kaya gamit muna tayo ng backyo. Kanina ko pa to hinihintay mag-on, ayaw mag-on eh. So binuksan natin, wala na lang nakita natin sa ground eh. After natin malinis to, yan i-check natin kung ano yung dahilan kung bakit matagal ito mag-on. Okay, linis-linis muna tayo guys. Ayan, medyo tanggal na yung mga likabok. Okay. So, ayan siya. Medyo luminis na ng kaunti. No? Ayan, no? Nawala na yung kanina na masukal. Okay, visual check muli tayo sa status na ito. O, ayan guys, may nakita na tayo. No, capacitor sa secondary. Ayan, lumabas na yung ulo-ulo niya. Ibig sabihin niya, nakaranas na ito ng ano, init. Nag-overheat yung capacitor na yan. So, pagka ganyan-ganyan, pagka ganyang case, nakita niyo na kanya sa kanyang structure pa lang appearance, palitan na yan, no? Napalitan ko na agad yan. Ayun pa oh, doon sa dulo yung maliliit na yun, kaya pala ayaw mag-on na yan sa may screen. Oh, blotted na rin. So sobrang tanda na ng TV siguro na ito. Hindi na siya nabuksan o matagal na naipa-repair. Ayan o, lumobo na rin. Pero mas marami dun sa may secondary. Ayan, capacitor na yan. Nagsisimula na rin yan maging ano, mag-blotted. Okay, kaya tanggalin natin para mas makita natin ng maayos kung ano pa yung mga trouble nito. Sa ngayon, visual check pa lang tayo. May nakita na tayo, no, ng mga capacitors. Not once, not two, but many more. So marami. Maraming kapasitor to. Papalitan natin to pamaya. Ayan. So, binaligtad ko na guys. So, yung board, no, yung check natin yung mga hinang.
kung may mga loose contact. Cold solder, check natin. Yan. So meron, yan, meron tayong ilan na nakikita. I-resolder na lang natin ito. Yan. Yun pa. Before tayo mag-troubleshooting, hinangan natin yung mga cold solder na yun. Yan, sa may 8 volts tsaka 5 volts. Yung iba naman, good naman. Doon lang siya sa may, ano, sa may part ng power supply. Kasi umiinit yun eh. Portion na yan. Dito sa may chroma, okay naman. Okay. Sa may tuner, okay naman. So, sa ngayon, nakita natin kapasitor at saka yung mga cold solder na to. Irereheat na lang natin yan. Tapos yung mga kapasitor na yan, papalta natin. Okay. Yan, 115 yung kanyang B+. Nasa board naman. Okay, ayan yung mga kapasitor na yan, no? So, blatted na siya. Tanggal na yung ulo. Nalusaw na yung pinaka-plastic niya. Ayan. Marami sa part na to, sa secondary. Sa may 8 volts and 5 volts. Ayan, mga yan. So, para sa mga beginners, i-check na rin natin, ano? Pero for me, yan ganyan, hindi ko na chine-check yan. Pero dahil ito ay dinedemo natin, i-check natin kung good pa ba yung mga kapasitor na yan. Kahit na nakita na nating mga very obviously na blotted na siya. For demo purposes lang, i-check na rin natin yung mga yan. Gamit natin yung ating mga tester, yung DIY tester natin. Na ESR. Gamit din tayo ng digital. Ito guys, na tanggal ko na yung kanina doon sa may secondary 1000 microfarad 25 volts. So ito yung ipapalit natin. Same rated value. So blotted na siya. Pero check din natin, no? Para ito sa mga baguhan pa lang sa pagte-test ng mga kapasitor. Ito sa digital, sa 1000 ang lumabas sa kanya is 532 34 35. So almost half yung nawala sa kanya na capacitance, no? So, itong i-replace natin. Check natin to. Binunot ko lang ito eh. Check natin to. Dapat to 1,000. Okay. 954. Microfarad. So far, good na ito. Ito, ipapalit natin dyan sa blotted na yun. Ayan, dito siya nakakabit sa may 14 volts. Supply siya ng audio. 14. So, ayan, wala muna tayong troubleshooting na ginagawa, kundi nire-replace lang natin yung mga nakikita nating sira o nakikita nating capacitor na ano. Na sa visual inspection pa lang,
Very obviously nasira na yun. Itong isa, tanggalin natin. Sa part pa rin ng secondary ito. Okay. Yan, tanggal na. Check natin to. Ganun din, no? Blotted din siya. Tanggal na yung pinaka-plastic niya. So, sira na ito. No? So, may value siya na 100 by 16. So, i-check na rin natin, no? Check na rin natin siya. Kung nag-change in value to. Automatic nag-change in value. Gamitin natin yung ating ESR. No? Kung 100 dyan, dito sa ESR na ito, dapat nandun siya nearly zero. No? Nearly zero o low ESR. Dapat ang reading nito. Okay. Oh. Hanggang dyan lang siya. Sa may dilaw na yun. That means, yung capacitor na to ay leak na. No? Nag-change in value na. Dapat doon siya sa zero eh. So, sira na ito. Dito naman sa digital, check na rin natin. No? Pag nag-check sa digital, may polarity ito, no? Yung positive sa positive, negative sa negative. So, from 100, meron na lang siyang 21.7. Mababa na. No? Kasi 100 UF ito eh. So, ngayon, yung capacitance na na-reading sa digital, 21.5. So, malaki yung binaba. So, leak na ito. No? Okay. So, ito yung ipapalit natin. Yan. 976. Oh, 97 pala. 0.6. No? 97.6. So, good yun. Check natin sa ESR. Dahil dapat nearly zero. Or 0 ohms low ESR, no, doon siya papalo. Okay, set ko muna yung ESR natin. Yan, may power na. Sige, set natin sa 0. Okay. So, zero na. Dapat doon siya pumalo. Nearly zero. Okay. Good tong ipapalit natin ito. Ito ipapalit natin doon sa bloated na 100 microfarad. No? Yan dito. Okay. Yan yung sira, no, nasa yellow lang, so means leak na talaga siya. So palitan na natin. Okay, ito. Blotted na rin yan. So, may value siya na ilan yun? 10
10 microfarad. So check natin yan. Although sabi ko nga kanina, very obviously, no? So sa mga beginners, ito, check natin ang ESR in circuit. So, kasi minsan sa ano, physical appearance niya maganda eh, pero sa internal capacity niya may problema na. Kung nakikita niyo ay bloated, ay wala nang alinlangan, nasira na 'yon. Pero kapag yung capacitor ay maganda naman tingnan, pero sa kanyang internal capacitance may problema, doon nagkaka-problema talaga. So gamit tayo ng ESR para ma-trace natin yung capacitor nito. Halimbawa ganito. Hindi siya blotted, no? In circuit test. Dapat kung yan ay 10 microfarad. Hindi siya aabot ng ano, ng zero. No? Siya aabot ng 0 ohm. Dapat na sa mga 0.9. Ganun lang siya. Kasi 10 microfarad lang siya eh. Sige, check natin. In circuit test, no? Ayan. So, masyadong mataas na yung ohms niya, ESR. Dapat nasa 0.9 ohms. Almost nasa 5 na siya eh. 5-6. Dapat dun lang siya eh. So, ibig sabihin, yan, gamitin natin ito. Ibig sabihin, ano na, may pinapakita ng problema yung capacitor na yun. So, in out circuit na natin, at tinanggal ko siya para confirm. So, yan, tungkab na rin talaga. So, dapat doon siya sa may 0.9. So, ang reading niya, ayan, nasa dilaw. That means, bad cup na ito. O, leak. Leak na siya. No? So, papalitan na rin yan. But check natin sa ano, kung ilan ang binaba nung capacitance niya. From 10 microfarad, ilan na lang yung capacitance niya. O, ayan guys. 4.45. So, more than sa kalahati yung kanya ibinaba. So, talagang leak na ito. Ngayon, check naman natin to, itong ano, sa may screen, kita natin to kanina. Palitan natin, no? Hindi ko na i-tester yan. Ganun lang rin ang mga procedure kung paano i-tester yan. So, palitan na natin ng 10 microfarad, 250 volts. So, after nyan, i-testing na natin, no? Kasi napalitan na natin yung mga capacitor na nakita natin kanina. So, parang nasa 5 yung capacitor eh, no? Na sabay-sabay. Pare-parehas yung itsura nila. Ito siya, oh. Yan. Panim. So, yan lahat. Pinalta natin yan. So, ready to check na ito. Hmm.
i-testing na natin, no? Ngayon, kung gagana ito, ay di swerte na natin. So kung hindi, saka pa lang tayo magto-troubleshooting. Kasi sinolusyonan muna natin yung visual na nakikita natin na talagang may problema na. Sana ito lang guys para hindi na rin tayo mahirapan. Malaking tulong talaga kapag may tester tayo na in-circuit test. No? Para lalo doon sa mga nagpa-practice pa lang. Mas makakatulong sa inyong ganun. Sige. Kabit ko lang tong kanyang power tsaka itong switch. Tapos i-test na natin. Sana okay na ito. Wala na tayong problema. Ay kung bago pa lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na po kayo. Tapos i-share and like nyo na rin na sa ating mga friends dyan. Sige guys, testing natin. No, yan, naka-set up na siya. So, naikabit ko na rin yung mga wires and cables niya. Okay, plug in. Yan, i-power on natin. Yan. Okay, yun. So, may sounds na rin. And we have a picture. So, yun lang guys pala ang problema. Kapasitor lang. No, sa may secondary part ng power supply. Yan, buti yun lang. Hindi na tayo magto-troubleshoot pa. So, okay na ito guys. Anong website, Ma'am Tess? Tatakpan ko na lang. No? Customers at hindi sila makakapasok. So, bypass. Okay. Pwede na ba mo? Sige, maraming salamat at pakishare nyo lang rin yung ating video. May mga appliances na po na nakapukas. Muli. So, yun yung lingkod. Alam nyo na lang nila doon, pumunta na lang sila. Nagsasabi sa inyo ng makikita nyo naman have a nice day. Ayun. Kung ano-anong mga tenants ang bukas. Anong website, Ma'am Tess?